So yun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa videong ito, i-share ko sa inyo ang NCR shipping rates ng JNT Express para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba yung babayaran nyo na shipping fee kapag ka nagpadala kayo sa JNT Express. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, bali ito nga pala ang NCR shipping rates ng JNT Express. Ayan, sa part ng weight, ayan, ibig sabihin, yan yung bigat ng item na ipapadala ninyo. Ayan, ngayon, sa NCR, kapag ka within NCR lang yung pagpapadala ninyo, ayan, kapag ka 0 gram to 500 gram, 85 pesos. Ayan, kapag naman Luzon area, 95 pesos. Ayan, sa Visayas, 100 pesos. At kapag ka Mindanao, 105 pesos. Ngayon, kapag naman tawid dagat or island, 115 pesos. Ngayon, kapag naman 501 gram to 1 kilogram, yung bigat ng item na ipapadala ninyo, sa NCR, 115 pesos. Kapag naman Luzon, 165 pesos. Sa Visayas, 180 pesos. Ayan, sa Mindanao, 195 pesos. Kapag island, 205 pesos. Ayan. Ngayon, kapag naman 1.01 kilogram to 3 kilogram yung item na ipapadala ninyo, ayan, sa NCR, 155 pesos, sa Luzon, 190 pesos, sa Visayas, 200 pesos, sa Mindanao, 220 pesos, at kapag naman island, 230 pesos. Ayan, kapag naman 3.01 kilogram to 4 kilogram yung bigat ng item na ipapadala ninyo, sa NCR, 225 pesos. Kapag naman sa Luzon, 280 pesos, sa Visayas, 300 pesos, sa Mindanao, 330 pesos, at kapag naman island, 340 pesos. Ayan. Ngayon, kapag naman yung bigat ng item ay 4.01 kilogram to 5 kilogram, sa NCR, yung shipping fee is 305 pesos. Sa Luzon, 370 pesos. Sa Visayas, 400 pesos. Sa Mindanao, 440 pesos. Sa island, 450 pesos. Ayan. Kapag naman 5.01 kilogram to 6 kilogram, sa NCR, 455 pesos. Kapag naman Luzon, 465 pesos. Sa Visayas, 500 pesos. Sa Mindanao, 550 pesos. At kapag ka-island, 560 pesos. Ayan, kapag naman 6.1 kilogram to 7 kilogram, ayan, sa NCR, 565 pesos. Ayan, sa Luzon, 595 pesos. Kapag within Visayas, 635 pesos. Kapag naman sa Mindanao, 655 pesos. At kapag ka-island, 820 pesos. Ayan, kapag naman 7.01 kilogram to 8 kilogram, kapag within NCR, 605 pesos. Ayan, kapag ka Luzon, 635 pesos. Kapag ka Visayas, 675 pesos. Sa Mindanao, 695 pesos. Kapag ka island, 880 pesos. Ayan, kapag naman 8.1 kilogram to 9 kilogram yung bigat ng item na ipapadala ninyo, sa NCR, 703 pesos. Kapag ka within Luzon, 751 pesos. Kapag ka Visayas, 787 pesos. Ayan, sa Mindanao, 811 pesos. Ayan, kapag naman island, 1,000 pesos. Ayan, kapag naman 9.01 kilogram to 10 kilogram, ayan, sa NCR, 801 pesos. Sa Luzon, 867 pesos. Sa Visayas, 899 pesos. Sa Mindanao, 927 pesos. Sa island, 1,120 pesos. Kapag naman lumampas ng 10 kilogram yung item na ipapadala ninyo, no, yung bigat, bali sinasuggest nila na mag-inquire na lang kayo sa local branch na malapit sa inyo. Ayan, para malaman nyo kung magkano ba or ma-estimate nila kung magkano ba yung shipping na pwede mong bayaran. Bali yan ang shipping rates sa NCR, sa JNT Express. Ngayon guys, share ko naman sa inyo, no, yung box rate ng JNT, no. Kasi kapag ka nagpadala kayo tapos nag-avail kayo ng box ng JNT, merong additional fee 'yun, no. Kasi babayaran niyo yung box ng JNT. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba yung box rate ng JNT, ipa-flash ko sa screen. Bali yan nga pala ang box rate ng JNT. Ayan. Ngayon sa may part ng box type, ayan, yan yung sizes ng box. Ayan, tapos yung measurement, tapos yung weight, tapos yung price. Ayan, sa extra small, ayan, yung measurement niya, 30 by 24 by 15 centimeter. Ayan, yung weight naman na pwede doon sa extra small na box,
3 to 4 kilogram. Yung price niya is 30 pesos. Kapag naman small box, bali ang measurement niya is 36 by 27 by 18 centimeter. Yung weight niya is 4 to 5 kilogram ang pwede. Ayan, yung price is 40 pesos. Ayan, ngayon sa medium size na box, measurement niya 46 by 30 by 23 centimeter. Ayan, yung weight is 6 to 9 kilogram ang pwede. Ayan, yung price 50 pesos. Sa large box naman, kapag gagamit kayo ng large box, ang measurement niya is 60 by 36 by 32 centimeter. Ang weight niya is 10 to 12 kilogram. Ayan, yung price niya is 80 pesos. Ayan. Ayan, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba ang box rate ng JNT Express. Ngayon guys, for example, nag-avail kayo ng extra small na box sa JNT. Bali yung weight na pwede sa extra small is 3 to 4 kilogram. Ngayon, for example, yung item na ipapadala ninyo is 2 kilogram lang. Bali ang i-charge ng JNT na weight is dun sa pinaka-minimum nung box na yon. Ayan. So, ibig sabihin, 3 kilogram. Kahit na 2 kilogram lang yung item na ipapadala ninyo. Kasi nga, ang minimum weight ng extra small is 3 kilogram. So, ibig sabihin, i-charge yung item na ipapadala ninyo sa 3 kilogram na weight. Ayan. Kasi yun yung minimum weight ng extra small na box. Kasi nakalagay dyan sa bibandang baba, no, those who will not maximize the space in the box will be charged the minimum weight. And those who will fully utilize the box will be charged the maximum weight or the actual weight of the box. The box needs to be purchased separately. So ayun guys, bali yung mga dapat yung tandaan kapag gagamit kayo ng box ng JNT. Ayan, tapos guys, no, kung gagamit naman kayo ng pouch sa JNT Express, no, ang alam ko wala naman yung bayad. Yun nga lang, no, kapag ang sinelect nyo na pouch is medium, tapos yung item na ipapadala ninyo is hindi naman kasha sa medium pouch. For example, hindi nagkasya sa medium pouch yung item na ipapadala ninyo at kailangan large pouch yung gagamitin, ibig sabihin yung shipping fee magbabago, no? And magbabase ngayon yung shipping fee sa pang large pouch. Ibig sabihin, ang pouch sa JNT Express, meron niyang sizes, no? Ayan, meron din niyang minimum and maximum weight na pwede per pouch. Ayan, so dapat alam nyo or tansyado nyo yung item na ipapadala nyo kung saan bang pouch kakasya para hindi kayo mabibigla in case na magpapadala na kayo sa mismong branch ng JNT. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.